O, unahin na natin yung safe house ni Inday Sara Duterte. Mga bossing, aba, malaki-laking pera ito, ha? O, dito natin umpisahan po itong talakayan natin. Ayan. Yung 1 million. O, ibang klase yung safe house, mga bossing. Panoorin natin, saka tayo mag-reaction. Saka natin sabihin kung sobra ba o overpriced ba itong safe house. No? Grabe. Oh, game! Hindi po pa kayo nagtaka na sobrang mahal nun yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? 1 million in just 4 days. So, ibig pong sabihin, mga kababayan, kada isang araw, 250,000 pesos ang nagagastos para po sa safe house, mga bossing. Oh. May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? 250,000. Aman pulo nga eh. Kung hindi ako nagkakamali, nung panahon po ah, na talagang bagay, hanggang ngayon naman po eh, ang aman pulo eh, sikat na sikat. 100,000 kada araw, pero grabe. O, eto. 250,000 pesos per day, mga boss. Iba, no? O, tuloy natin, ha? O. O, yan. Sa BGC, may pakikita po ako sa inyong isang resort. Sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end. Ayan. Magkano? 22,000? No? 25,000 per day. Oh, one night at luxury resort. High-end na po yan, mga kababayan. 25,000 per day. Samantalang yung kanilang safe house, ibang klase, 250,000 per day. Grabe, ano? Siri Resort, it is just 25,000 per day. As compared po natin dito, sa 1 million, 90,000 a day. Yes, Mr. Chair. As compared po... Paano? 4 days? O 11 days ba? Magkano ba talaga? Sa luxury resort, with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. 4 days, 1 million. Ibig sabihin niya, 250,000 pesos. So, mga bossing, no? Yung safe house. Magkano po lumalabas yun in 4 days? 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kabilang sa sinilip ng mga kongresista ang pagbabayad ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng nasa 16 million pesos na halaga ng confidential funds. Stop natin. Basahin natin. Surveillance and monitoring. 125,000. Ayan, lakihan ho natin. Ano? 125,000? 125 million oh, amount to utilize. Purchase of information, 14 milyones. Payment of reward, 10 milyones. Rent of other incidental expenses, expenses relative to the maintenance of safe house, 16 million. Purchase of supply, 35 million. Provision of medical and food aid, 40 million. Payment of incentives of traveling, 10 million. Diyos ko Lord. 16 million sa 2022 confidential fund ng OBP ginastos para sa rental ng safe house. Diyos ko Lord, umaapaw na kaperahan ho. At the moment may press con si OBP, walang bago sa kwento niya. Dito. Yun pa din ba ang kinukwento, yung tungkol sa ano? Iisa lang ang umahawak ng budget o dalawang tao lang ang umahawak ng budget? Oh. Si Speaker Martin at yung isang sinasabi niya, yun pa din ba ang sinasabi niya sa presscon? Sabi ni Cesar Flores Lirazan, ha? Himala, ipakulong, kasabwat siya, di ba? Ayan, mamaya po natin pag-uusapan yan. Para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Nakasaad ang ulat sa accomplishment report na isinumite ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit o COA. Ipinagtataka ng mga mambabatas ang laki ng halagang ibinayad para sa safe houses batay sa mga isinumiting resibo ng OVP. Ano kaya? Hindi ko maano eh. Hindi ko
ma-imagine eh, kung anong safe house yun eh. 250,000 pesos per night? Ano? Ilang kaya yun? O isa lang yun? Yun ang tanong natin eh. Ando, nagpapapreskon. Kaboring. Nagkakahalaga ang safe house rental ng 250,000 hanggang 1 million pesos. Ilang beses na mas malaki umano ito sa halaga ng isang bedroom sa 5-star hotel sa Boracay at condominium unit sa BGC Taguig. Sa BGC, 90,000 per day. 90,000 day, 1 month rent ng BGC Taguig. Ama, mahal na din pala sa BGC. Sabi nung misis ko, eh, bumili kaya tayo ng condominium doon sa BGC. Sabi ko, pang mayayaman doon. Nasa 8 million ho yata ang condominium doon, mga boss. Ano pa lang yun, ha? Pre-construction pa lang yun. Ibig sabihin, no, bibilin mo ngayon, pero ang yari pa, ang gawa pa, eh, 5 taon pa. Oh, kaya mahal doon. Maganda naman doon, ano? Oh. Grabe, ano kaya meron doon sa loob ng safe house na yun? Meron na po akong na-observe na parang sa tingin ko, nakakapagtaka. For example, ma'am, if I may continue, Mr. Chair. Please continue. Nung fourth quarter po noong 2022, ilan po ba yung ginamit para sa rental expenses? For 2022 po, 16,000 po. 16,000, ma'am? 16 million, sorry. 16 million. Ano, lahat rental lang po yun. Po. And it was spent for how many days po, ma'am? For 11 days po. Oh, yun, ito yung 11 days, mga kababayan, na confidential fund, na ubos agad. Ano? For 11 days. Some would say that it might be too much, but it's really hard to assess since it's just acknowledgement receipts that we have. Tama po ba, ma'am? Tama po, Mr. Chair. Kwestiyon ng mga mambabatas ang COA kung bakit hindi nagtaka ang komisyon sa laki ng halaga ng ibinayad para sa safe houses, gayon din sa purchase of information, purchase ng supplies, provision ng medical and food aid at iba pa sa loob ng 11 araw. 11 days, sabi ni Serapin. Oh. Yung paano sila pinuntahan daw ni BBM at IME para mag-BP, pero yung budget spending niya, wala akong marinig. Ah, baka hindi ipaparinig sa atin? Baka hindi ipaparinig sa atin, mga kababayan. Oh. Kumbaga, yung panunumbat pa din. Uy, pinuntahan ako ni BBM at ni Amy Marcos para makiusap. Nai-endorse ako at sumama sa kanila. Yung pa din ba? Eh, dapat kung ano yung natataon at kung ano yung issue sa kanila, yun ang sasagutin nila. Hindi yung lalayo sila doon sa mga sinasagot nila. Di ho ba? Tinanong din ang kinatawa ng COA kung may paraan ba para makumpirma ang mga resibong isinumite ng OVP kaugnay nito. Yes. Now, may I ask you, personally, are you safeguarding the expenditure of public funds in so far as your job is concerned? I would like to think so, sir. Yes. You would like to think so. Okay. Wala nga tayong kuan mangyayari. In other words, we can, or the COA relies only on the documentary evidence of payment, mainly. Tama po? Yes, Mr. Chair. Yun lang ang basehan ninyo. Yes, Mr. Chair. And yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. Hanggang ngayon, mga kababayan, pinapakinggan pa din po natin, hindi ko talaga ma-imagine kung paano uubusin yun eh, no? At saka kung ano yung mga safe house na yun. 16 million ang gastos sa renta lang ho, ha, mga bossing. 16 million sa mga renta-renta lang po. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. Sa pagdinig, aminado ang COA na dapat repasuhin ang COA DBM Joint Circular Number 2015-001. Naglalaman ito ng guidelines sa entitlement, paglalabas, paggamit, pag-uulat at audit ng confidential at intelligence funds. Of course, in my opinion, as an auditor for the regular audit and all of your questioning earlier and even in the last hearing, I would say, of course, that the joint circular should be revisited and all the inputs here should be reflected in the joint circular.
Actually, dapat po mga kababayan, ito yung dinidiscuss ni Inday Sara Duterte dyan sa kanyang papresko, no? Pero kung hindi natin maririnig itong about dito, no, sa kanyang presscon, wala din. Lumilihis lang po ang ibig sabihin niyan, lumilihis lang po ang vice presidente, mga kababayan, doon sa talagang dapat nilang sagutin. Ayan, baka mahirap pong sagutin 'to. Di ho ba, mga bossing? Ma'am Kawamura Dayanara, shoutout po sa iyo. Totoo naman kaya 'yan, Boss Mark?